Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station, BBS. Basta Barreta, sigurado. It's 15 minutes after 9 in the morning. Ang siyudadano, siyudadano sa BBS, BBS 91.9. Good morning Philippines, good morning Bicolandia, and good morning sa kapus po mga kasyudadano, mga Bicolano, as in sa iba pa mga naghihinan nyo kang programang ang siyudadano, minsan yaon sa ing kamo. No? Again, good morning po and enot, kita po nagkapasalamat sa mahal na Diyos na nalampasan tani po nga trahedyang ini mga disaster na ini, ano? Na inabot ka na kaaging simana, ano? Mismo po ang lingkod, nindo, medyo mayong natada, maski paminta, ano? Ubos, pero it's okay. At least, mayong na-injured sa pamilya, ano? Kaya kami po, nakikisumaro, nakikidumamay sa mga nagkawaraan. Ito po mga na, medyo dahil na swerte, ano? 13, ha? 13 ang nadiskwido digdi po sa siyudad ng Naga. Ano? Naga, ha? 13, ano? Anyway, good morning po sa mga amigo ta, ano? The following day na, ilinta po sila Lonoy Lim, ano? Si pamangkin ni Fred Lim. Nagpapakakampo naman sa mga evacuees dyan sa, ano? Sa may Alumpanganiban. Araron po ang tubig sa mo. 10 feet, ano? Kaya maugmaon hilingon. Mayo to po mga mayang politika, ano, mga negosyante sa partido na mayroon sa Naga, nagpapakakampo sina duman along panganiban, ano, saka pariribay-ribayin sina itong ibang mga babae duman, nagribay, nagpapakakarman, ano. And so, ma, abang nagbakal po kami ng washing machine duman sa, ano, gamit sa Vista Mall, eh nasa bata naman po si ano si sa doktor si Magagom, si Dr. Galicia, si Dr. and Dr. Galicia, si Ronald Romel, nagbakal ng mga grocery, mga gamit, ipapanaupo ninda duman sa mga mayong sukat na mga nangangaipo ta talaga mayo po, ano? Asin mayo, ano? Eh may kwarta ka na kampambakal, ha? Ta mayo na po kitang goods, ano? Subangi po, maluwag ng maray ang Vista Mall, ano? Medyo maluwag na ang ano, kansarong aldaw, kanya ako si presidente, yan po kami sa pili na Boyet na June Lamasa, nakadispone rin po kaming tubig duman sa 7-Eleven. Pili, ha? So, dahil kuwaran mo yan, tagawin niyan po, ang pili, grabe yung traffic, pigol po mo niyan, dahil nakakabalik sa mga jeep, tapano, paano ang traffic sa pili, proper, ano? Ngunyan mga tugang, gusto tang ipaabot, ano, nakaulay ko sun mga po ang mismong distribution manager kan Petron. Ano? And believing na makakaluwas po ang sendang tracking. Ang tracking tapo yao na sa may San Fernando. Gasolina yan, ha? Alagad, believing na malusot mo niyan, piguhol po mo niyan, kan Philippine National Police, ini po dang Chief of Police, allegedly, ah, may text si Colonel Buhat, na pigpakiulayan, pigholda, binayaan, hindi mo nang pagkadayang ugali mo. Ha? Kaya kita, nangangapulan kita kay Mayor Fermin, ano, pwede, minsan may mga diferensya sa politika, kakalaya man tabi ang sa imong, ano, Chief of Police, napalusuto na, ta, iyan po ang instruction ni Presidente. Inuton ining mga krudo na batawan ning ini mga sa tuyang frontliners, ha, na malaga na tama pa paralyze po sa tuyang mga serbisyo, ano, sabi po kan Petron naka-standby na po ang mga tanker ni napano-pano ning krudo, ha, so palusoton ta na po sa kay ning mga kakanon, ano, ta ano kaya kita nangangapudan at sana po dan ta si General Dison,
instruction niyan ng kolokoy na yan, ano, na chip yan COP. Yan po statement, chat yan po ni Colonel Buatka ng Infantry Division. Ha? So, nguna, baka dahil yan aram ni Mayor Fermin Mabolo, dahil na muna po kita kan mga politika pa di, ha, tamakarami ko ba kita, kaulaya man tabi, ano, ha, na paluso to na, kung kayang paluso to, dahil kita mag-iriwal, ha, magtarabangan kita kunya, tapuros po kita apiktado. Bueno, ayaw sa linya si Oka Ismindaka, marina ka sa iyo. Salamat, Sir Pepot, marina pagka-aga. Okay. May problema kaya dyan, Sir Pepot, sa may partikang in between San Fernando and Naga. At kasubago-baga, anong problema? Di alas 3 ni na magawa, pinugutan na ang mga truck na makaagi. Ang problema, iguanin subidunod na nailaman nagsalingoy sa mga polis na mga kotse. Pag-abot din sa in between San Fernando and Bilaor, nagpirik. Dahil, bako kaya ng proseso? Arugan ka na eh. Dapat nagdangog sinda sa instruction. Dapat ito mga kontol-tol sinda, nagbantay sinda. Dapat ampig barata ninda si mga bihikulong pribado, mga kutsi. Iyo dapat. Tinawan nila ang priority itong mga tanker saka itong mga food. No, mga sinda may problema diyan bako ito mga si polis na pantay sa ano, yan. Holding area. Siyempre, Uka. Ini mga may pribadong sasakyan, pati pupuli na ni. Oo. Kung makakuha ning labot, mapirit. Mapirit. Iyo. Dahil tayo mababasol. Ang basulon mo, ang polis na sa isang, yan, area yan. Yan, yan, sa holding area na inaapod. Oo. Oh. Tapos si Hali Manda naman sa, Hali Manda sa may partikang Paplona, igwa man yung nagpersa. Hari kapag apotig sa in between kan San Fernando, Milaor, diyan nagtiriri, kaya intiro na naman na pundo si biyahe. Yung ano yan? Paano naman? Kung, yan na naman dagos sa pigta. Arong Subangi, Subangi digdi, big balagbaga na kan Philippine National Police ang Almeda Highway. Oo. Mayong vehicle maluwas. Oo. Amalaog, ha? Napawasan ako ta, Sir Bebot, itong truck, hindi sa may partikan diversion, paghali hindi sa may Robinson, hanggang duman sa may Mapulo. Napawasan na kuta. Nakulan na kuta ang bawas. Eh, ngunyan na pagka sa mga oras na ini, day na naman pinapadago si biyahe. Sa mga oras na ini, hindi nga nang nakabalahura. Dahil kitang laano kayan, ang importante tadig diyo, Oka, ano? Ining food supply, saka ining krudo, tayo na yung pinaka-basic needs kang tao. Pabayaan yan. Pinapriority yan, pag-exportan pati yan kang army. Yung ano yan, ang army, sinabihan na si Usi ni Colonel Buat sa chat, duman sa itong general manager kan Petron, ay binayaan na si, ano, nabigla lang na oras si COP kan San Fernando. Oh. Iyo. Tabong paluso, itong mga tanker, ay mayo na po kitang krudo ngunyan yan eh. Oh. Paano na ngunyan na pag-iribod kinapay? Paano na mag-iriro ang vehikulo? Kung mayo ning krudo. Pero saan na yan? Ano? Kaya ka, atyan, kung makaulay ta, maski ano, si, apunan si ano, Ardi. Sabihan niya yan, ano niya, mga, tas si Ardi, ay man nagpapabaya ka yan, ano? Dahil yan dyan si Chunel, may kontak kita dyan. Sabihan mo, ta, kunday, mapipiritan kita mag-apod sa Manila, ano? Okay. Sinabi, iti-text sa, sinuwel, tamigo niya si, Secretary Gimuchodoro, di ba papunan ta? Ano? Oo. Pero di bisa, ano, pigiling ko di tabi, Sir Bepot, sa may party ka na nagtatabang na nga ni, da, sabi sa ko ni General Manager, kan Petron, pinag-request sa sina, nagpapatabang ni sina ka-governor. Oo. Kakong El Rey. Kundi ni mga batutilan ni nga ni San Fernando. Abang papagalin do eh. Kamu mga kulukoy kamo eh. Namumuliti ka kamo. Ang didikipo ni Dakayan, madadali siya dyan. Ibaga. Ayan, hindi sa pili tabi, Sir Bebot, medyo... Sa pili ka, ma-grabe ang traffic dahil si mga auto na nakabaralik. Yo. Ini kayang
Inigyan sa magpunyan sa May Del Rosario, boundary ka na Pilitabi, Sir Pepo. Okay. Ang pina ang auto ang mga truck auto nakaduwang linya na sinda. May yung nagka-contact ani, lupa. Yung kaya na manir na tultul eh. Oo. Ayaw si Kong. Dahil na sinda nag ano. Oh, sige, sige. Counterflow na sinda. Tapos inigig sa pili, magpunig di sa boundary kan pili, ang ginipokan mga pulis, pigpagirilid si mga truck. Ayun nga eh. Sa pili, mahiwas. O ang truck, pigpagirilid na mata na ning linya, itong mga maluwas halik dyan sa Naga. O tapos itong daiman na mapasiring sa Metro Manila, mata na ning linya, nga ning maging 2 lanes ini sa gilid. Pero pag abot digdi sa may boundary kan na Del Rosario aning paglaog na ning Naga, ayaw na dyan tabi, Sir Pepo. Mm-hmm. Ang mga... Atsara kita ka, pa, nasa linya na si Congressman El Rey. Mga siguro importante ni Maraiki, Congressman El Rey. So, makawala ito, no? Control, yung irrigation. Sabi namin kung pwede magawa ng mga water impounding na structure, mga dam, para pwedeng ipunin ng tubig dyan. At pagkatapos ng bagyo, gamitin sa irrigasyon. So, inalam yung problema, nagbigay ng solusyon na pang mabilisan, pang matagalan. So, yan po ang nangyari. At tinugan na naman po tayo ng ating Pangulo. Nagpadala siya ng choppers para hiningi po natin yan. Mm-hmm. Para makapadala ng relief sa mga lugar na hindi kaya ng baroto at sasakyan. Nagpadala siya ng dalawang C-130 na aeroplano ng tubig. Hiningi po natin, binigay niya. Yung mga relief on the way na rin po. Galing by truck na antala lang dahil sa traffic, sa bara. Pero alam mo, nagsolusyon rin ng Pangulo. Nagpadala ng mga relief via boat, via Pasacao Port. Mm-hmm. So may mga goods na dumadating sa Pasacao Port. Yung iba, idideretso na namin sa Balatan Port. Dahil yung ibang lugar dyan, baha pa sa Balatan, kulang ang tubig. Kahapon, 5 chopper na po ang pinadala sa pagkain sa bayan ng Balatan. At lahat ng household doon, bibigyan natin ng pagkain. Unti-unti natin binibigyan yan. Unti-unti natin binibigyan yan. So, yan po nangyari mo po ngayon. Opo. Congressman Kasugman, hiling ko, although aram ko na si Governor Luigi, Congressman Migs, Cebu, Camarasa, Rinconada area, na yan heavily affected, saros ang pag-heavily affected na area sa Camarili Sur. Yaong Kapusugman, sa Rinconada, particular na ang kailangan sa Buhi, Iriga, and other parts, nahili mo po personal mismo ang kamugtakan and kibanan mo nga ni si Senador Bong Revilla na nagtaban po din tabang, tabi, Congressman, sir. Yeah, totoo po. Pasalamat tayo kay Senator Bong Revilla. Siya ang kaunawan ng senador na bumisita sa Kamso, nagbigay ng tulong. Binisita dati ng mga lugar ng baho na may mga barangay pa na baha, agay na Santa Eulalia. Nagpadala na kami ng tulis ni Congressman Mix ng release doon, 200 households. Diyan po sa Partikan Buhi, wala nang ba, pero makikita mo ang dumaan na ba, grabe din sa sentro, diyan sa parting Iraya, Ibayugan, grabe po ang ba. Sa Iriga, kahit sentro, binaha. Ngayong araw po, pupunta po ako sa Bonbon at Kalaman. Although nagpauna na po tayo sa Kanaman ng mga release na isang araw, kahapon, sa Gainsan, nagpagala tayo, Kamaligan, Nabwa, tuloy-tuloy. Si Luigi buong araw ngayon sa bahay na San Fernando. Napadalan tayo kahapon ng kadagdagang relief sa Bilaor. So, tuloy-tuloy po. Inuuna lang po natin yung mga nagrabihan. Isusunod na rin po natin yung mga ibang lugar. Sa Pamplona, nagpadala rin po kami ng relief at tulong. So, palabas na po yan. Kamagaling na po tayo sa Magaraw. Ibisitahin natin ang Calabanga. Ngayon araw, Bonbon at Kanaman. So, walang tigil po tayo. Hindi tayo titigil hanggang maikot nating lahat at makarating. Maparandam ang ating presence. Ani makita tayo ng tao at importante, may dala po tayong relief. May dala tayong pag-asa. Opo. At Congressman, ipasa ko po sa EB yun sa linya si kakamping Benny de Senata sa roo sa mga naapektaran ang DWEB halos 24 hours to post special operation. Kakamping Benny, good morning. Then links sa WEB Kalusu, good morning, Dr. Congressman Alway. Gusto rin na Aldaw, Benny, at sa gabos dyan sa mga ayaban natin mga taga Rinconada. Opo, alam ko po na mamaya si Congressman Mix may ibibigay pa mga relief sa mga bayan o mga barangay dito sa Nabwa.
Batan again, tulad nga ng sinasabi ng iba kang Guzman, talaga pong ang relief goods ay minsan talaga pong kulang na kulang. Ano po ba ang ating mga plano ba nang sa ganun po ang Ringgunada ay talaga pong mabigyan ng dagdag ng mga ayuda dahil alam natin na, malaki pa po ang pangangailangan ng ayuda po dito sa Ringgunada, kang Guzman. Tama po kayo, kabe ni Ringgunada, second district ang pinakapinamahan. Iikutin natin yung bibigyan natin ng relief yan at hindi tayo magtatapos yan. Kahit limitado po ang pondo, resources, magtatapos tayo sa mga kibigan natin sa Manila, sa ibang bansa, humingi ng tulong. At ma-excuse kami, ano, dahil mag-uklaro ang linya ni Congressman El Rey. So siguro, ikaw na lang po, Tabi, mag-relay, Tabi, kagambing Frank. Kagambing Frank. Okay, madal lang. Go ahead, Tabi, Congressman, gawin po yung sa iyo, itong mga relief sa Ringgunada, gawin po. Well, talagang kulang ang dumadating, pero hindi kami tumitigil po na mangingi sa mga kaibigan natin, na negosyante, mga ibang-ibang hensya. Tuloy-tuloy naman po ang dating ng relief, binibigyan agad natin yan, nire-repack. Yan po ang ginagawa po natin. Alam natin na kinagulang talaga yan, lagi naman. Pero marami na po tayong kaibigan na hinihingi ng tulong. At salamat sa Diyos, nakikinig sila ng papadala. Sabi ko nga kanina, may dalawang truck dumating sa isang aking kaibigan. Mga kaibigan ni Luigi, Kuwab Luigi, mga kaklase niya sa abroad, sa Maynila, yung mga malalaking kumpanya, nagbibigyan ng tulong. Si Kong Mix rin, may sarili rin mga kaibigan sa ibang bansa na daranyan. Sa Maynila, mga malalaking negosyante. Tuloy-tuloy naman po. Basta pagpapunta kami ng relief, nagtatext kami, nagtatawag, humingi ng tulong. Salamat naman sa lahat ng tumutulong. Opo, Congressman, pag inip pong nabanggit mo na pagbuhay liwat kang Bicol River Basin Project na dati pong proyekto ni dating Presidente Marcos Sr., sorry, doon sa magiging solusyon sa naging problema mo niyan. And at tatibad po kayo, kadakulang nag-aharapot, tatibad din mag-claim na naman kayo ni nasod ang proyekto na na-mention mo po. Ano pag-ulayan na yun doon ni BBM, Tabi, Congressman Sir? Well, kung maalala po niyo, Frank, nung pumunta dito si President Duterte, no, siya pa ang Pangulo, yung binagyo tayo, sinabi ko na rin po yan, di ba po? On record naman po yan. Every time na may baha, every time na may presentation sa situational report, palagi na namin sinasabi pa yan. Kahit nung panahon pa ni President Jimmy, nung ako governor, palagi ko na sinasabi yan. Buhayin, palakasin, pondohan ang Bicol River Development Program. So tuwing baha, whether panahon ni Jimmy, panahon ni Pinoy, panahon ni Duterte, panahon ni BBM, palagi po natin sinasabi yan. At mas malaki kumpiyansa ko ngayon dahil mismo si President BBM na nagsabi na bubuhayin po niya. So salamat, President BBM. Kailangan rin natin ng water impounding structures na ipunin ng tubig sa namba tapos pagkatapos gawin ano po yan, irrigation. Pinipost na rin po namin yun. Then pangatlo, sabi ko magkaroon ng mega evacuation centers sa mga lugar na hindi binaba. Bakit ka maglalagay ng evacuation center sa Minaor, Minalabak, San Fernando, kung yung buong bayan na baba? So sa akin, dito lang sa Kapitolyo, hindi nagbaba, mataas, may kuryente, tubig, may wifi. Nandito po ang supply, may mga gamot. Gawa tayo isa dito, gawa tayo dalawa sa Ringgunada, and gawa pa tayo siguro isa sa first and second district. Diyan sa partido, pwede man dun sa mga talagang binaba sa coastal areas. Congressman, hagadon mo lang po ikaw ng reaction. Ano po? Maribok ang social media ngayon, especially sa inyo po mga kritiko, nagdadaog po ang Ringgunada area. May mga posts sa social media that they are claiming na may mga lugar sa Ringgunada, such as Bula, na day pa po day naabot in ayuda kan Kapitolyo, na aram naman po si Governor Luigi Villafuerte kan primerong langkada pa sana, nagpasugo na po ng mga ayuda dito sa mga lugar na yun. Tabi, Congressman, sir. Well, ako lang galing sa Kausip, Santo Domingo, no? Sa akin lang, konting patience lang po. Malaki po ang probinsya. Dapat tulong-tulungan. Ang barangay may pondo, ang munisipyo may pondo.
hindi naman po lahat ng problema ng probinsya ay dapat ang gobernador ang mag-resolve. Dapat tulong-tulungan tayo. Kami naman ng mga mayor nagko-coordinate, papadala kami ng relief, yung mga mayor papadala ng boat, ng mga sasakyan. Huwag na tayo magsisiyan po ngayon panahon ng correct. Ng ano, ng kalamidad. Basta kami po, kung meron kaming 20 truck, naghahanap pa kami ng 50 truck. Dahil ang challenge talaga, Frank, the past 3 days, hindi talaga makatawid at sa baha. Yung mga relief na galing Metro Manila po, kahapon lang po nakadaan. So ngayon, inidistribute na po yan sa iba't ibang lugar, kasama po ang bula, baaw. Naintindihan naman po ng mga tao yan. Ang mga bashers, haters na ninihira, okay lang yan, patuloy lang po nila yan. Sila ang express na namin para lalong magsipag. Pero hindi panahon ngayon mag-bash eh. Dapat kahit pribadong sektor, nagtutulong, mga iba't ibang ahensya, mga organization, tulong-tulungan po. Hindi naman po na probinsya lang ang dapat kumilos. Dapat lahat tayo kumilos, magdasal, mag-volunteer. Pero ano yun namin yan? Double time kami, pinapakinggan po namin yan lahat ng mga nangyemensahe dyan. Aabutin po natin yan. Pero ulit, ngayon lang po halos nakakabundo ang mga truck ng relief na parating galing sa Manila. At yung mga truck namin, hindi rin po makaikot Frank ng maayos. Dahil grabe ang traffic, di ba po? Parado po dyan sa may bago magdating ng Naga. Isipin mo kahapon, San Fernando, papuntang Kapitolyo, umabot ng 4 kalahating oras dahil sa traffic. So yan po ang mga challenges na inarap natin. Opo. May isa rin sa'yo lang, Gigi. Good morning, Tabi. Ang lorry truck and capital pinapahali po sa Naga. Naghahatod mong kuta ng tubig. Sana po matabangan ang mga taga-Naga at kulang na pong inumo ng tubig. Pakipawat man kay Congressman Elway. Sir, reaction po? Well, nakakalungkot lang kasi 3 araw na po kami doon para sa mga taga-Naga, para sa mga Pinaor, San Fernando, Matawid. Eh, nakakalungkot lang. Finalis kami ng siyudad ng Naga dahil gagamitin raw sa pagbisita ni BBM, maglalagay raw ng tent doon. So, umalis kami, pero ang dami kasing mga nakiusap eh. So, binalik na lang talaga agad namin. Dahil kahit magalit ang siyudad ng Naga sa amin, okay lang yan. Ang kailangan ngayon, tulong sa tao. Ngayon, mas pinalayo pa yata ngayon. So, nandun pa rin yan, pero pinalayo nila. Okay lang, alam naman ng tao na wala. Saka nakakita na ang siyudad ng Naga, first class na city, walang man lang isang water lorry. Pero okay lang yan. Kung meron kaming 10, nag-allocate na rin kami ng 1-2 dyan. Yung iba na sa ibang lugar. Kasi ngayon, hindi na pwedeng magsabi ka taga Naga ka, hindi ka pwede. Kasi kawawa yung mga taga Kamalinisto na dyan sa Naga. Hindi rin binibigyan ng relief dahil hinihingian ng ID, naghihingi pa ng certification sa barangay, itong taga doon siya. Sa amin, basta nakapila yan, basta nandyan yan, bigyan na yan. Opo. Sarap pa sir, any reaction sa banat ko, sarong komentarista ba dyan sa Naga, na ang kabarin niyo, sir, late na nagdeklara ng state of calamity through the leadership of Governor Luigi, sir? Hindi naman totoo yun kasi nangalingan yun eh. Ito una ko sabihin sa'yo. Nung ano, una-una, yung nagsabi po niyan, talagang pasensya na lang natin dahil mahina po ang pag-iisip at madali lang manira. Nung yung bagyong Enteng, Frank, nag-declare na baga tayo ng state of calamity. Tama ba? Valid po yan hanggang December. So hindi na natin kailangan mag-declare ng panibago dahil under state of calamity pa tayo. Pero, nag-declare agad ang sanggunian panlalawigan nang alam ko Martes, Miyerkules eh. Ngayon, sasabihin nila late
hindi naman kailangan mag-declare dahil other state of calamity na. Pero, yes, hindi it late. Nauna pa tayo sa ibang lugar. Kasi, ang nangyari po, nung kasagsagan ng bagyo, ang mga board member po natin, malalayo ang tirahan nila, walang internet. Alam nga naman, baha na nga sa Milaor, baha na nga dito sa Baaw. Paano sila tatawid para mag-convene? Diba po? So, ang ginawa nila, nag-declare sila via Zoom. Ang problema, yung iba walang kuryente at walang Zoom. So, okay lang yan. Huwag na natin paninsin yan, yung mga nagpahinira na yan. Alam mo, yes, si Governor Luigi nag-declare walang paso nung Linggo ng gabi. Frank. Mm. Nag-declare sa 11 p.m. Sunday. Saan ka nakita yung mga kagaya niya naninira na komentarista nagsabi, grabe naman si Gov. Luigi. Ang aga naman, maaraw pa. Pero ang ginawa niya, tama. Dahil nung nag-declare siya ng gabi, nung Lunes, wala nang pasok, nagamit na po yung mga eskwelahan as evacuation center. 2 days bago tinamaan ng bagyo, naka-evacuate na po ang mga kababayan natin sa evacuation center, nagamit ng eskwela, yung mga hobbyists, mga artists na. So, pag maaga ka, babatikusin ka. Sasabihin nila, late na, hindi namang late. Dahil may under state of calamity tayo. Yan, tandaan na lang po natin yung mga taong yan na wala namang ginawa kundi manira. Pero maraming, meron mga nagkakapira dyan, nagbabas, nag-hate. Pero mas, times 100, times 1,000, ang nakakaramdam, nakakamati, ng mga esperso kan sa muyang pamilya, kan Kapitolyo. So sa sarong naninanang raraw at araw niya, 10,000 ang nakaka-receive ng ayuda na dahil nakaka dahil nagtutubod sa iyo po at sa mga bachelors po. Bilib kami sa ito, Congressman, na despite ka din po sa doong esperso ko yan sa relief effort, kato sa rescue operation, naglipa na, nagburotuan sa social media ang mga account na may ibang ginibo po kundi magbatikol sa Indo. Ang iba man na mga politiko nag-playing victim na hindi binabagat na po ni Indo kung kalaban sa politika ang pagtutaw po ni baga ayito na. Pero despite of that, ang sendo pong grupo visible na rin na feel na ihiling kang tao, tabi, Congressman, sir. Alam mo, yung mga nangraraot, wala kasi silang nagigibo, wala silang nakakaabang, nakatukaw lang sila sa harong ninda. Anong gigibuhon ninda? Gimang raot siya na, di ba? Kasi anong gigibuhon ng mga taong mga araw kayo na politika na mayong ginigiba, mga kalaban namin, mayong natataong relief, mayong nagigibo. So nakaatubang na lang sa cellphone, nagka-Facebook, nakikibash, nakikiuso, samantalang ang mga kagbayan nag-ihirap. Alam mo, niraraot kami, nasa Saragaw kami na hindi naman totoo. Correct. Inamon ko nga, patanayin nyo. Ay, resign kami. O, di tahimik sila. Tapos, nagpo-post ng mga picture nang nasa Saragaw kami, pinapalabas sa Saragaw kami, 1 mile naman kami. Alam naman ng tao, ano yan, hindi totoo. Pero para sa media siguro, may mga nag-text sa kuya eh. Na grabe yun baga sa 3rd District, Arogan, Kamaligan, di ba, Frank? Correct. Hindi po. Ang hapot ko, si Say ang incumbent congressman ng 3rd District. Si Say pala niyan. Gabi yata ang pangarang sir. Gabi Bordado. Hilingin mo, kasagsagan ng bagyo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, wala siya. Bakit? Nag-abot lang siya Haling Manila noong Biyernes. Iba nang po niya si Secretary Rex Gatchalia ng DSWD. So, yan ang hanapin nila. Diba? Sa papagaling incumbent congressman, dapat tabangan niya ang Kamaligan, tabangan po niya ang Bonbon, Magaraw, Calabanga. Naman. Diba? Eh, maski nga ni Sanaga, De Cuaram. So, ako nag-react lang sa mga pati ko sa Muya, samantalang
ang incumbent congressman ng 3rd district, ha, ina, nasa ina, na malinaw na nag-abot ka na nung Biyernes. Kasi kadakol nakakiling sa airport, may nagpicture pa, pinadara sa kuya. E kung man i-grace yung issue na yan, maski sala ang gibo ni congressman Bordado, pero hinapot niyo ko, kadakol nag-araraot sa muya, siguro dapat, imbis na magsabi ng fake news, masabi lang ng totoo. Congressman Gabi, ikaw man ang congressman dyan sa 3rd district. Magpahiling man, magbabang man. Opo. Dahil sa wrong phone and question today, congressman, naghahapot lang po, kung inipo daabag at DSWD food packs, yung karton yata ang tinutukoy, pwede bang itaokan sa pribadong individual? Tadigdi po kaya sa buya sa kamaligan, si Blanc ang siging panaw kan DSWD food packs na bako man pong elected official. Tama po ba ito? Please don't mention my number. Sir, text question po. Well, ang importante, itaon din doon eh. Ang maraot lang kasi yung mga nagbibida pa sinda, nahali sa inda. Tapos malinaw naman, may DSWD, di ba po? So sa akin, panahon na yan. Pabayaan na lang ang tao mag-usgar kung sala o tama yan. Basta importante, ipanahon na yan, isiguraduhin na gabos matawan, kung kulang, dagdagan. Yan na muna ang gibunta ngayon. Kasi marami mga DSWD pack na tinaon DSWD. Dahil Frank, baka dahil niaram na iba, ang warehouse ng DSWD nandito sa Kapitolyo. Ano ibig sabihin? Kasi dati, nasa ano yan, nasa Albay. Okay. Kaya pag panahon ng kalamidad, wala tayong relief. Kasi hindi makaadid ang saba. Kaya pig-propose yan ni Governor Luigi na mag-warehouse dito. Kaya gabos ng mga DSWD na tinatao yan, galing yan po dito sa warehouse na yaon sa Kapitolyo. Hindi naman namin dapat sabihin yan, pero maray na rin na araman ng tao na kami nang ulit sa DSWD, hindi pa bagyo, sabi namin mag-replenish na. Ngayon, ubos na po, ngayon. Pero gusto ko sabihin, nung Martes pa lang, bago maubos, pig-relay na po ni Governor Luigi, ginauli ko na rin Secretary Rex na i-replenish na yan. At as soon as nakakaagi na ang mga truck, marireplenish na po yan para sa Davos. Opo. Congressman, last important question na lang po, aram ko busy ka. Bilang congressman po kan sa akin district, na affected po kan baka, affected kaning matinding traffic, nakikwano po bang pag-urulay sa opisina, ikaw personally, and other government agencies to finally resolve ini pong problema mo niyan sa traffic? Na ang resulta po kani na-stranded si Gabos na baga essential goods, mga relief goods, mga tanker. Ito sa Naga City, the other parts of province of Kamsur, mayo na po ni supply ng petroleum products, tabi congressman, sir. Well, nung Lunes pa lang, tinamaga ko na yung district engineer ko at DPWH. Sinabi ko, magbabaha na naman dito, palagi na lang yan nagbabaha. Matagal ko nang pinopropose kung pwedeng paspasan na ng DPWH mag-joint effort sa province, maganap na ng diversion road na hindi na dadaan ng Milor, San Fernando, Naga, kasi palagi nagbaba. So gumagawa na tayo ng diversion road ng San Fernando, Pili, Frank, tama? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Gumagawa po tayo ng Kamsur Expressway, San Fernando, Pili. Ang problema, magandang diversion yan, pero sa panahon ng baha, mababaha yung Milaor. So kailangan gumawa na ng diversion road na kung pwedeng galing Pamplona, Pasakaw na diretso na dito sa Pili. So yun ang pinag-aaralan na po natin ngayon na long-term solution. And I understand parang may plano din po kamo with Congressman Mix na parang magkaigwa din yung diversion somewhere in Rinconada to, I think, to be Albay or Sangay, Congressman, sir? Well, meron tayong proposal na buhay Sangay, pero tama ka, dapat may diversion road na mataas, elevated na highway, may flood mitigation sa gilid,
na palagi nagbabasa baho na buhay, dapat i-bypass po yun. So yun ang dapat tinutuloy ang pag-aaral. Mm. And last na lang po, Congressman, reaksyon, ang announcement na po kang DPWH ang naging kausakan, heavy traffic congestion, bound to Naga and Paluwas, kan i-declare na po na possible ng San Fernando Milao Road, sir. Well, ang problema kasi, nung naging possible, dapat hindi na muna nila in-announce bigla. Nangyari nung in-announce, nagkabulo-bulo. Dapat, bago sila nag-announce, pinaagi na muna nila yung mga nakapila, di ba, Frank? Correct. Oh, oh. Dapat kung pwede na, inunti-unti na nila, o oh, daan-daan, para na decongest na yung Sanaga, San Fernando, Milaot. Para yung mga nakapila dyan sa Pamplona, Libmanan, Pasakaw, at yung mga nakapila po dyan sa Albay, Sorsogon na papunta sa atin, hindi nag-agawan, nag-unahan. So, ano nangyari? Nung in-announce nila yun, ayan, dinagsa. Eh, walang planning po. Dapat kino-ordinate nila yan sa Provincial Disaster Council bago sila nag-announce kasi di-deploy muna sana natin ng pulis na pinahagi na yung daloy para lumawag, di ba po? So yung 4-lane na highway naging 5-6 lane na nag-agawan. So wala nang makadaan. And the sad thing is dahil din sa nangyari ni may mga social media posts na naman nag-blame si Governor Luigi. Sabi ni Congressman, sir. Eh, alam naman nila hindi natin kasalanan. Bakit? Pati ba naman traffic tayong ahead? Ang sasini nila, yung isang mayor dyan sa second district, na yun ang nag-post, yun ang nag-announce na pinahagi niya lahat yan, kaya nagkabuhol-buhol. Alam mo naman nila yung taga San Fernando yan? Nila, mayroon isang mayor dyan, nag-traffic-traffic, nagpa-epal, nagpa-sikat. Yan ba yung nag-traffic? Yun yung isang dapat sisihin. Yan ba yung nagmura sa social media post, Congressman? Oh, kaya siguro siya nagmumura. Dahil siguro na binatito siya. Kasi hindi, ang katotohanan lalabas palagi. Sino ba yung nag-traffic-traffic dyan, nagpa-epal-epal, na nag-announce, nag-post na pwede na, kaya nagkadagsa-dagsa? Hmm. All right. Congressman, mensahe mo po sa mga taga-permisya ka ng Cabaret News, taaram po nagdadong, lalo-lalo na sa mga kababayan na apektado pa. Mensahe po sa Sainda, bagatugang si Congressman Alway Villafortan, babalik na gobernador kan permisya ka ng Cabaret News. Go ahead, sir. Well, basta kami 100% kahit konting tulog, kulang ang resources dahil sa extent o kalakihan ng problema. Itayo atras dyan. Laban tayo, babangon tayo, tuloy-tuloy ang operasyon sa relief, tuloy-tuloy ang panghingi ng tulong sa mga kaibigan, sa mga inter-ahensya. Sama-sama natin itong i-resolve, magbayanihan tayo. Yung mga naninira dyan, siguro, tigil na muna dyan sa pag-Facebook. Ano na muna tayo, tulong-tulungan tayo. Pero ako, tao lang. Kung sasagutin natin at sasabihin yung totoo, huwag silang magagalit. Kasi sasabihin na sa Siargao ako, wala naman ako sa Siargao, binigyan natin yung katibayan, babatikusin ka, okay lang. Pero at least nakita ng tao yung katotohanan. Meron dyan naninira, ang galing manira, na wala raw relief, pero nabigyan na ng relief. So, dapat talaga ano yan, maraman ng tao na kami, nagtutulong, tignan na lang nyo po yung Facebook account ko kay Mig, kay Luigi, sa probinsya ng Council Facebook, sa Bishop Afuerte, at sa iba't iba pang mga Facebook. Kung ano po ang ginagawa natin 24 hours a day, yan po ang katotohanan. Then pangalawa, ang sinasabi naman, bakit ka sa Facebook, hindi mo na kailangan. Yan ang problema. Pag hindi ka nag-Facebook, wala ka raw ginagawa pag hindi ka nag-post. Pag nag-post ka naman, hindi naman raw kailangan. Pero okay lang yan, Frank, Benny. Basta kami, gagawin namin yung tama, nararamdaman yung tao yung esfuerzo, at alam namin na kinukulang ang truck,
ang mabaroto, ang pag-abot ng relief, dahil malak talagang yung laki ng damage, napakalaki. Pero ang pwede ko rin sabihin, hindi po kami nagkukulang sa aming efforts ng probinsya para makarating yan. Kasi saan ka naman nakakita, Frank, pati mga pagkain in-airlift na. Hindi naman nangyari yan. Ayun na nangyari yan. Inisip po namin yan dahil kaya nangyari yan. Humingi po tayo ng tulong kay Pangulo, ng tulong-tulungan. Kasi pag sinasabing kailangan ng pagkain sa Kamaligan, ay sa kungari Binalabang, sasabihin, sir, kulang ang baroto, kulang ang, hindi makapasok ang truck. Eh, inisip namin, hindi, ihulog na lang yan, barat chopper, na ginawa ko ni Gob Luigi. Sa bayan ng Balatan, hindi makadaan ang sa dagat, sa sasakyan, di inilis na lang po. So, nakikita naman ng tao po yan, talagang, kinukulang lang, kasi kung 5 chopper ang lumanding, eh, dapat nga, 20 chopper. Pero 50 na pong baroto, dapat 200 baroto. So, yan ang nangyari. Pero tuloy-tuloy po yan, hindi kami nakitigil. Asahan po niyo dumakabot rin yan, pero pakiusap po rin sa mga iba't ibang mga ahensya dyan. Magtulong na rin dun sa mga lugar na hindi po namin naabot pang sangan dyan. So, tulong-tulong po tayo. Salamat po, Congressman Alway Villafuerte. Thank you very much sa oras. Salamat, mga balas ko. Mga tuloy, si Congressman Alway Villafuerte na kaibang kalinyato, digni sa laugan sa tuwing programa. Actually, sa programa ni kakamping ni Lauriana, sa programa ang piti kasi na piya. Piyawang ka pa, kakamping Milo? Roger, tabi, manager. Okay. Okay. Yan, bali daw si Bagadagin pahayag ni... Luigi Villafuerte, ang makabagong tunog ng kabataan. Luigi Villafuerte, bahagi siya sa ating kaunlaran. Luigi Villafuerte, walang kapantay ang kabaitan. Luigi Villafuerte, tuloy ang serbisyo sa mamamayan. Ang makabagong agila ng Kamsur, makabagong programa ang dala. Luigi Villafuerte, serbisyo sa tao ay una. Ang makabagong agila ng Kamsur, dagdag asenso pa ang magagawa. Luigi Villafuerte,